Isang chill na chill Saturday night sa ating tambayan. Na kung saan si God ang bida at ikaw ka-chill ang kasama. And this is the word. Chill lang tayo. Chill lang tayo. With God's word. Say present naman ng ating sister Beshi, Sister Janice. Present na present. Ang ating friendlet, always on the go squad mate, Ate Ferl. Present na present po, sister. Attendance check din tayo sa ating 71 viewers. At dahil ang month of March ay National Women's Month, special shoutout sa mga tatangi at matatapang na babae sa ating buhay. Aww. Yes, Ferl. Kaya tayong dalawang magkasama ngayon sa opening dahil gusto nating batiin ng Happy National Women's Month ang ating mga ka-chill. Mga lola, nanay, mama, mami, tita, ate, at ang ating mga makukulit at cute na younger sisters. Siyempre rin po sa ating mga Salesian sisters, teachers, at Laura Vicuña Foundation learners. Sabi nga ng hashtag Miracles Santo Team, show your love through hugs. Appreciate them through compliment and special treat. Kaya sa mga naka-appreciate sa amin, Sister Janice, malibre naman kayo dyan. Huwag din natin kalimutan na mag-donate sa mga organizations na nangangalaga sa women's rights and empowerment. Hi to Miss Pebbles. All the best and more power po sa inyong KKK. At syempre mga ka-chill, kung hindi pa natin kaya, pwede naman tayo makilahok sa kanilang mga advocacies at i-share ang kanilang donation drives. Mula sa The Word Squad, binabati po namin kayo ulit ng Happy National Women's Month. Sabado na naman, same day but youth season. Dahil season 2 na tayo mga ka-chill, mas exciting ang tambay kasama ang The Word Squad. Mas deep ang usapan at mas challenging ang ating questions. Hindi lang yan, dahil extended na rin ang ating pagsasama from 8:30 to 9:30 p.m. Kaya mag-like and share na sa facebook.com/thewordchillang and subscribe na sa aming YouTube channel. Siyempre, share mo na rin mga kachillang ating stream tonight, lalo sa iyong mga minamahal ng mga babae sa buhay. At syempre, marami mo ng bago sa ating season 2, hindi na magbabago ang ating nakagawian. Kaya mga kachill, sabay-sabay tayong magdasal na pangungunahan ni Sister Janice. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, sa weekend na binigay ninyo sa amin. Sa pagkakataon na nagsasama-sama muli kami para pakinggan at pagnilayan ang word ninyo. Salamat sa mga bigay mong sacred space and time, yung lugar kung saan kami nagtitipon at yung mga oras na pwede namin kayong tawagan. Naway maging banal ang buhay namin at gawain. Lord, para sa iyo ang lahat ng to. Maraming salamat po. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you po, Sister Janice, sa pag-lead ng ating opening prayer. The word and the world na. Mga ka-chill, mainit na naman ang panahon. Mainit din ba ang ulo nyo? Aba, Pearl, sino bang hindi mainit ang ulo, mag-iinit ang ulo kung ikaw teacher, tapos makikita mo ang gulo-gulo ng classroom, hindi naglinis sa mga estudyante, hindi ginawa yung kanyang assigned task, hindi sumunod sa rules, laging late sa assembly line, makukulit at may mga kakaibang ganap sa araw-araw at napapa-office pa. Hello sa mga naging students ko, hi Amber, Icon, Pau, Wendell and all, nakakamiss kayo. Ako sister, hindi ho kayo nag-iisa. Kami rin ang mga students at working pips. Yung tipong may papasa ka na homework, may deadline sa work, tapos boom, nagpagalang internet mo. Talagang nakipagsabayan pa. Ako naman. Sister Jan, andyan pa po ba kayo? Nakikipagsabayan niyo po bang internet nyo? At syempre din po sa ating mga pamilya ka-chill, hindi may iwasan yung mga galit moments turn tampuhan, yung mga nagsasabi na mas favorite si bunso ng mga magulang kaya laging inuutusan nila ate at kuya para makagante. Kahit sa magkakaibigan, mga biruan na minsan below the belt, na aminin nyo yan, guilty din ako dyan. Sister Janice, andyan na po kayo? Alam mo, Ferl, yes, tama ka, Ferl. Alam mo, nandito pa ako, Ferl. Go po, sister. Okay. No, nawala yata si sister. Sige po. Katulad na sister Janice, si Brother Paul, ni Brother Jojo,
Sa religious life din, since they live in communities, may mga misunderstandings din because of individual differences. Pero ang maganda, may effort naman po magkaayos. Kaya nagpapa-thank you po Sister Janice sa kanilang mga superiors na reminding them to not let the sun set upon their anger. Peace-peace lang po bago matapos ang araw. Pero sa lahat naman po ng relasyon, ng bagay o sitwasyon, okay lang po na magalit tayo, lalo na kung may dapat naman ikagalit. The anger feelings are valid. At mga ka-chill, hindi lamang tayo yung nakakaramdam ng inis at galit. Kahit si Jesus, no, sa ating gospel bukas. Pero ang tanong, kailan ba nagiging tama umali ang anger? Brother Jojo, please expose to us the word. A reading from the Gospel according to John. Malapit na ang pesa ng Passover, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa temple, nakita niya ang mga nagtitinda ng baka, tupa at mga kalapati. Nandun din ang mga money changers na nakaupo sa mga pwesto nila. Kumuha siya ng gubit at ginamit niya itong panghagupit. Pinalayas niya sa temple ang mga hayop, tupa at baka. Pinagtatoob niya din yung mga mesa ng mga money changers, kaya nagkalat ang mga pera nila. Tapos, sinabi niya sa mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo yung mga yan! Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng tatay ko!" Naalala ng mga disciples ang nakasulat sa scriptures, "Ang pagmamahal ko sa bahay mo ay parang nagliliyak na apoy sa puso ko." Binalikan siya ng mga Jewish leaders at tinanong, "Anong sign ang ipapakita mo para maniwala kami may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibayin niyo ang temple na to at itatayo ko ulit sa loob ng 3 araw. "Ano? Itatayo mo ulit sa loob ng 3 araw? Tanong nila. "Inabot ng 46 years ang pagtatayo ng temple na to." Pero, ang temple na tinutukoy ni Jesus ay ang katawan niya. So, nung binuhay na si Jesus, naalala ng mga disciples na sinabi niya to. Kaya naniwala sila sa scriptures at sa sinabi ni Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Ayan, JP! Hello, kumusta ka? Parang gulat-gulat ka pa dyan sa sitwasyon mo dyan, ha? Mag-shoutout naman muna tayo bago tayo magsimula ng ating unfolding ng ating word, no? Hello sa'yo, Arlene Ramos Guan, Nympha Medina, Cleo Tsuara, Kit Velasco, Alex Pastrana. Hello din sa'yo, Zaira, magandang gabi. Tita Lorna, happy birthday! Ayan, Brother Nathan, Alex Claire, Tumaob, Julianne Villalba. Ayan, patuloy sila sa pagsagot ng ating The Word of the Day. Sada Mikael, Doralyn Bon, Donggaya. Ayan, sa mga magulang taon ni Mary Ann Lumuntad, magandang gabi sa inyo. JP, baka may i-shoutout ka. Yan, brother, na ano lang po, kasi sunod-sunod yung mga hula nila sa ating Word of the Day. Tuloy-tuloy lang ang hula nyo, ha. Marami pang pwedeng ano dyan. Yung iba po, malalapit na. Malapit na, yung iba tampo, yung iba talo, ano kaya yan, no? Ayun, no, parang ano siya, 5 letters, no? Yung clue ng natin, yung second letter ay A, at ang huling letter natin ay O. Okay, ano kaya yan? 3 letter pa yung kulang. So mga ka-chill, go, 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 sagot-sagot lang tayo. Okay, sobrang dali lang yan. At sa ating mga question sa ating gabi ngayon, yung mananalo nito, i-type lang ang tamang kasagutan dyan sa ating comment section ay may chance kayong manalo ng 100,000. Yo, joke lang. 100 peso load po sa ating papremyo ngayong gabi. Okay? Para sa question number 1, please, John Paul. Yes. Anong Jewish feast ang pagkalapit na nung bumisita si Jesus sa temple?
Ulitin ko. Anong Jewish feast ang papalapit na nung bumisita si Jesus sa temple? Kung gusto niyo malaman yung mga kachil, abangan niyo rin ang explanation ng ating gospel kasi explain yan natin sa atin ni Kuya JP mamaya. No? Pangalawang question. Kulat si Kuya JP. Pangalawang question, mga kachil. Okay. 100 pesos loaded po ito. Ilang shekels ang kailangan para sa offering sa temple? Okay? Malalaman natin yung kasagutan pagka nag-stay put kayo dun sa ating explanation, maikling explanation. Inuulit ko po, ilang shekels ang kailangan para sa offering natin sa temple? At para sa last question, Kuya JP, please. Gabe, ilang taon bago ma-build ang temple? Ulit, ilang taon bago ma-build ang temple? Okay. Kumusta ka, Kuya JP? Yung brother, medyo sabog pa sa aking module dahil nito. Ayan, welcome po sa ating third Sunday of Lent, no? Kaya papalapit tayo ng papalapit sa climax ng ating Holy Week, no? Ano ba yung climax ng ating Holy Week, JP? Ito yung pagpapakahirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, no? Malapit na yung Holy Week. Are you excited? Yes, brother. Wala na naman kaming gagawin nun eh. Siyempre, break time. Oh, mahalaga rin magdasal dyan, Paul. Huwag kalimutan. Kaya tayo nagbe-break time during that particular time para makapagdasal tayo. Tama po yun, mga ka-chill. Tama ba yun, Miss Emily? No? Ayan, yung mga sumasagot na. May tatlo, may 46. Ang bibilis na lang sumagot. Tada Mikael, parang ngayong gabi, very active ka. Last week, ikaw din yung nakakuha ng ating, The Word Made Flesh, no? Yung reflection ninyo. Salamat sa ating 67 viewers ngayong gabi. Ayan. So ngayong linggo, makikita natin na magagalit si Jesus at very exciting yung gospel natin for two reasons. Una, kasi posible bang magalit si Jesus? Kasi alam natin, perfecto na siya. Siya yung Diyos, siya yung Ama. Okay lang bang magalit? No? Kaya very exciting ang ating gospel passage. Mga kachin, yung mga nagagalit dyan palagi, mga high blood ngayong araw, mag-thumbs up naman dyan, mag-reacts naman tayo, say hi sa inyong mga katabi dyan. No? Pangalawa, exciting siya kasi tinuturing na ito yung event, no, naka-trigger bakit si Jesus, marami siyang kaaway at maraming gusto magpapako sa kanya sa krus. No? Kaya naman, Kuya JP, simulan na natin ang unfolding ng word ng God, ni God. No? Yes, brother. Okay, Brads. Okay, ako muna magtatanong. Go. Ako lang naman po nagtatanong dito eh. Okay, Brad, sinabi sa gospel na si Jesus ay pumunta sa Jerusalem para sa piyesta ng Passover. Ano pong ibig sabihin ng Passover? Wow, Passover. Para sa question number one po, baka may sagot na kayo dyan, no? Pumunta sila sa Jerusalem, John Paul, kasi nga kapistahan nung Passover. Ano po yung ibig sabihin ng Passover? Yung Passover po, hanggang ngayon, sineselebrate siya ng mga Jewish people, no? Ginugunita yan every 15th day ng Hebrew month, ng kung tinatawag nila ay Nisan. Pero sa atin, sa kalendaryo po natin, mga Kristiyano, sa Gregorian calendar natin, mangyayari yan ngayong taon sa March 27 yung simula at matatapos yan sa April 4. Oops! Tignan niyo yun, mga kachil, di ba? Parang ganun din yung dating ng ating Holy Week, no? So isang linggong celebration yan. Ano ba yan, no? Ito yung paggugunita nila ng Exodus. Ano ba yung nangyari ng Exodus? Ito yung pagliligtas ng Diyos sa mga tao, no, sa mga Hudyo galing sa slavery, no? Yung pang-aalipin ng mga taga-Ehipto sa kanila. So ito yung moment na tinakas sila ng Diyos, kinuha sila, pinili sila upang iligtas, no? Yan ba yung kwento ni Moses? Yan ba yun? Oh, yan naman, JP. Talagang Bible scholar ka na ngayon, ha, JP. Oh, tama. Ito yung kwento ni Moses. Yung sabi ni Moses, in-instruct niya yung mga tao na darating ngayong gabi yung angel of death, kaya maglagay kayo sa pinto ninyo ng dugo. At yung angel of death, ipapass over niya. Passover, lalagpasan niya yung pinto ninyo para hindi mamatay yung mga anak ninyo. Passover din, kasi ito yung moment na nag-passover, nakaligtas yung mga tao, ng mga Hudyo, na naalala mo yung kwento ni Moses, John Paul, yung hinati niya yung dagat. Ayan, passing over din ng mga Israelita, no? Yan, nakadaan sila sa dagat. Kaya pupunta sila sa Jerusalem. Passover, Exodus, paggugunita, pag-aalala nung Exodus experience. Yung pagtakas nila galing Egypt, papunta sa kanilang promised land. No? Kaya palagi nilang inaalala yan dyan. At sa Jerusalem sila dumadayo galing sa mga malalayong lugar. Di ba po ang temple is a place of worship? Pero bakit inalaw na magtinda sa loob ng temple? Eh, wala po bang marketplace sa Jerusalem that time? Wow, yung iniisip natin dito, alapaklaran to, alakya po, no? Maraming tindahan dyan.
Ayan, mag-shoutout muna tayo dyan, Paul, bago tayo magpatuloy. Ayan, may mga sumasagot, patuloy. Hello daw kay Maymay Aspera Ginoo, no? Hello po, Ate Rhea. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta sa D-Word. Pa-share naman po nitong ating page. Si Crisaldi Zuganov, galit na galit sa kanyang comment section, no? Talagang pinapakita yung gospel natin ngayon, no? Galit na galit si Jesus. Bakit nga ba may tindahan sa loob? Ano bang ginagawa una? Ang una nating malaman, dapat malaman dyan, Paul, ano bang ginagawa sa templo? Ang ginagawa dito ay dito sila nagsasacrifice, nag-offer, no? Dito sila nagsusunog ng kanilang mga offering. Ano yung mga sinusunog nila? Ayan. Kaya natin maintindihan, bakit may mga hayop sa loob ng templo? Kasi dito sinusunog yung mga burnt offering at yung mga sinusunog dati noong unang panahon at actually hanggang ngayon ng mga Hudyo ay mga hayop, kambing, baka, tupa, no? Now, bakit mga, imaginein mo, bakit kaya meron tayong market sa loob ng market, no, palengke sa loob ng templo? Kasi, imagine mo, galing sila sa mga malalayong lugar, galing silang Galilee, galing sila sa mga iba't ibang places sa sa Israel. Tapos, bibit-bitin ba nila yung mga hayop na yun? Imagine mo, magdadala ka ba ng baka dyan, Paul, no? Magta-travel ka, magdaladala ka ng baka, ng kambing, no? Ah, kaya pala may mga hayop sa templo, para doon na lang sila bibili. O bakit naman may money changer tayo, John Paul? May money changer naman tayo kasi ang tinatanggap lang sa templo, ito na mga kachil, ang question number 2 natin, okay, tinatanggap lang ay shekel, yung currency, yung unit. Kumbaga sa atin, peso yung gamit natin, yung currency, yung mga taga-ibang bansa, dollar siguro, yung iba, iba-ibang currency o ibang unit. At kailangan mong ipagpalit yung pera mo bago ka makagamit nun, makagastos nun. No? Ang tinatanggap lang sa templo ay shekel. No? At yung offering, ang minimum offering nila at yung usual offering nila ay half shekel. Kaya pinapagpalit nila yung pera nila. Kung galing akong Galilee, makikipalit ako ng pera ko para matanggap yung offering ko. So, yun, John Paul. Kaya meron tayong palengke or market sa loob ng templo. Eh, pero brother, grabe yung sa gospel yung nagalit si Jesus dahil ano, ginawang palengke yung temple. Pero po, bakit ganun na lang po katindi ang galit niya? Yung description po na kumuha siya ng lubit at hinagupit niya sa mga paninda. Parang sobrang tindi naman po ng galit ni Jesus. Ano pong masasabi niyo dito? Grabe yung description, no? Talagang very detailed yung pagkakasabi. Etso yung nakakashock, John Paul. Nakita natin sa ating explanation kanina na, teka lang, practical naman talagang magkaroon ng palengke sa loob ng templo. I mean, sa gilid siguro ng templo, no? Na merong mga hayop doon para hindi na magkukuha. Diba mas easy yun sa mga tao, may money changer. At yun yung nakakagulat. Bakit nagalit si Jesus? Maraming proposal dyan. Yung unang proposal ay kasi merong cheating. May pandarayang ginagawa sa loob mismo ng templo. Ibig sabihin, pagka makikipalit ako ng shekel, siguro dinadagdagan yung katumbas nun. Kung bibili ako ng hayop, baka overpricing, no? Ayan, may pandaraya. So imagine mo, may kasalanan, may pandaraya sa mismong loob ng templo. No? So parang dinuduruan siguro yung picture ng tatay ni Jesus dyan. Parang ganun yung image na nakikita natin. Kaya nga ito ah, mga kachel, ito yung mga slide natin. Sunod-sunod, ito yung nangyari. Kumuha ng lubit si Jesus, pinaghagupit niya sila, pinalayas niya sa temple yung mga hayop, yung tupa, tsaka yung mga baka. Siguro sobrang galit niya, no? Imagine ninyo, nagkakagulo na dyan, no? Sa palengke. Ayan, di ba nagkakamali ako? Sa templo, nagkakagulo. Tapos tinaob niya rin yung mga mesa, no, na mga money changer. So yung mga barya, yung mga pera, nagkalat-kalat na dyan. Imagine niyo yung mga bata, siguro nagdadamputan na dyan, no? So sobrang dami na ng tao dito dyan, Paul, no? Imagine mo pagka may na-accidente dyan sa inyo, di ba? Lahat ng tao lumuluko. Pagka sa school, may suntukan yung mga bata. Lahat ng mga bata talaga nag-gather sila, lumpukan sila, no? Kaya siguro ganun yung nangyari din. So lahat ng tao nung nag-iingay na, nagwawala na dun si Jesus, lahat sila, nag-gather together at narinig nila yung mga sinasabi ni Jesus. No? Ano yung sinabi ni Jesus? Lumayas kayo, no? Sa bahay ng tatay ko, no? Yun yung sinasabi niya, huwag niyong gawing palengke ang bahay ng tatay ko. Palengke yung bahay ng tatay ko. Ibig sabihin, nabastos ang sagradong lugar. No? Binastos yung sagradong lugar. Pero ito, dito natin marirealize, mga kachil, kung ano ba yung ibig sabihin ng sagrado pagka sinabing sagrado. Pag sinabing sagrado, ang ibig sabihin ay set apart or hinihiwalay. Nagiging sacred yung isang bagay pagka hiniwalay ko tong bagay na to at sasabihin kong, oh, ito lang yung gamit nitong bagay na to. Ah. Halimbawa po, no, ang tawag natin sa chalice ay banal na chalice, no? Kalis. Kasi itong kalis na to, hinihiwalay ko to kasi ito lang yung gamit nito. Sagrado ito sa misa lang. No?
etong chalice na to para sa misa lang. So hindi niyo makikita yung mga paring ginagamit siyang pang-inom nila sa araw-araw kung gamit sa mineral water nila, no? Sacred place, sagrado itong simbahan na to kasi yung simbahan na to ginagamit lang yan for worship. Sagrado yung templo kasi ginagamit lang yan sa worship. Eh bakit binabastos na natin ngayon, meron ng pandarayang nangyayari dito? So sagrado rin, halimbawa yung inner life natin, no, yung nasa saloobin natin, yung mga iniisip natin, sagrado yung tawag natin sa saloobin natin kasi nakahiwalay ito sa external world. Tayo lang yung nakakaalam kung anong nangyayari sa loob-loob natin. So yun, JP. So nung nangyari yun, nung sinabi niyang, yung tatay ko, sabi niya, huwag niyong gawing palengke yung tahanan ng tatay ko. Bing! Ting! Ala! Tumunog! Yung sa isip, siguro may nag-ring a bell dun sa isip ng mga apostol. Teka lang, familiar to ah. Galing ito sa Salmo. At sabi nung Salmo, nung unang sa dating tipan, ang pagmamahal ko sa bahay mo ay parang nagliliyab na apoy sa puso ko. Yung sacredness, no, yung kwarto ng tatay mo siguro, ganun ka sacred sa'yo. Tapos binastos lang, nirumihan, no, yun, tinuraan, tinapunan ng basura. Talagang kahit naman sino doon magagalit, Chan Paul, no. Kaya yung description, apoy, nagliliyab sa galit yung ginamit, mainit, no, kaya mainit siya. Yung brother, nagaano lang po ko, ang mga Diyos. sige. Di ba ang mga Diyos po ay nag-ask ng sign kay Jesus para ma-justify niya ang kanyang ginawa? Ano po bang ibig sabihin nito? Ayan, bago ko sagutin yan, John Paul, hello muna sa ating 99 viewers ngayong gabi. Maraming salamat po sa pakikistay sa atin. May mga konting sagot lang dito. Ayan, may mga sumasagot ng half shekel na, no? Kalahati ng shekel. Ayan, yes, nakasupport yung young catechist namin now sa D-Word. Maraming salamat po sa Roque Palero, no? Ito at tayo sa Santo Niño Parish. Hello, magandang gabi po sa inyo. Ayan, John Paul, yung tanong mo na sign, ano ba yung ibig sabihin dito? So sinasabi ko kanina, nag-skandalo na si Jesus, tapos lahat ng tao nag-gather na sa kanila. Imaginein mo, no? Tapos naririnig na nila, may nagalit dito. Kasi sinisigaw ni Jesus doon, bahay ito ng tatay ko, huwag yung gawing palengke. Oops! Teka lang, merong in charge sa templo, hindi si Jesus yun. No? Ito yung mga teachers, ito yung mga Sadducees and Pharisees. No? Kaya nga, nung nag-gather yung mga tao, nagulat sila. Kaya nga, sino tong taong to? Sino nagsasabing tatay niya yung Diyos? Kaya ang una nilang tinanong, teka lang, ipakita mo sa amin yung katotohanan na ikaw ba yung anak ng Diyos talaga. Give us a sign. Bigyan mo kami ng senyales na ikaw talaga yung anak ng Diyos. In short, tinatanong nila sa kanya, ano ba yung karapatan mo para sabihin yan? Or in short, sinasatanong din sa kanya, sino ka ba? Who you? No? Patunayan mong ikaw nga yung Diyos. Kaya nga sumagot si Jesus, sabi niya, gibain niyo yung templo. At sa loob ng ilang tatlong araw, no? Gibain niyo yung templo. Tapos sa tatlong araw, bubuin ko yan. Nagalit sila lalo doon. Teka lang, tatlong araw? 46 years, hindi araw ha, years, taon ang binilang para magawa yung templo niyan. Ikaw, bubuin mo lang ng tatlong araw. Sino ka ba talaga, no? Pero yung sinasabi dito, JP, ay yan, no? Speaking ng templo, ganito nila i-take yung templo kasi. JP, nandiyan ka pa ba? Ayun, hello po. Medyo na-delay kayo yun. Brad, speaking of templo, si Jesus ay kinumpara niya yung temple sa sarili niya mismo. Sabi niya, destroy this temple, yun po yung katawan niya. And in 3 days, it will rise again. Ito po ba yung ibig sabihin ng resurrection of Jesus from the dead? Wow naman, talagang nakukonnect-connect mo na yung mga events. Ayan, ang alam natin, yan, syempre tayo yung readers, pero yung mga nandun sa lugar kung saan nagagalit-galit dun si Jesus, hindi pa nila alam mo anong mangyayari. Tayo lang na nagbabasa ngayon, yung nakakaalam kung anong mangyayari, at tama ka dun sa sinabi mo. Ang tinutukoy ni Jesus dito, hindi yung physical na templo, yung simbahan, ang tinutukoy niya dito ay yung katawan niya mismo. Siya mismo yung mabubuhay within 3 days. Naalala mo yung sinabi niya sa Samaritan Woman, no? Darating yung araw, hindi na sila sasambahin kung saan saang lugar lang. Kasi ang sasambahin na natin ay yung si Jesus mismo. The Holy Body of Christ. No? Ang galing nun. Tapos, eto mga kachila, dapat natin tandaan pagka sinabing simbahan, hindi natin iniisip dito yung physical structure, yung katedral, yung basilika, hindi. Pag sinabing simbahan, tayo yan, yung katawan ni Jesus, no? Ikaw, ako, yung mga anak mo, yung mga pamangkin mo, yung mga tito mo, yung mga tita mo, tayo yung buong sambayanan, simbahan ni Jesus. At ito yung naalala ng mga disciples nung resurrection. Tama ka dyan, John Paul, ang galing mo na, pwede ka na maging theologian, no? Na-connect mo yung resurrection dun sa 3 days na yon. So yun, John Paul.
Brads, ano ko lang po, sa kwento ng gospel, parang na-feel ko na may trust issue si Jesus sa mga taong nasa paligid niya. Lalo na nung sinabi niya na alam niya kung ano ang nasa puso nila. Ano pong take niyo dito? Oh, si Jesus, alam niya, di ba ang ganda nun, alam ni Jesus kung ano nangyari sa puso. Kaya siguro nagalit din siya, alam niya may pandarayang nangyari. Alam niya kung ano yung nasa loob ng puso natin. Pero yung magandang clue dito, John Paul, yung last part ng passage natin na sinabing maraming naniwala sa kanya dahil sa mga himalang ginawa niya. Diba? Sabi niya, maraming naniwala kay Jesus. Siyempre, nakita na nila yung miracle sa ginawa ni Jesus. Kaya, ang tatanungin ko sa inyo, mga kachil, magandang tanong to eh. Paniniwala pa ba? Pananampalataya pa ba yung nangyari? Kasi alam na nila yung nangyari. Nangyari mismo sa harap nila. Diba? Do you call that faith when the signs are given to you already? Sa atin, kaya sinasabi ni Jesus, mapapalad tayo na hindi nakakita kay Jesus, pero naniniwala pa rin tayo. Sila, nakita na nila si Jesus, nakita nila yung mga ginagawa nila, kaya naniniwala na sila. So yun, John Paul, napapatagal na tayo. Okay. Yun po, last Paul, brother. Alam nyo po, may realization din po ako sa gospel. Alam ko po na si Jesus ay isang Diyos at perfect, pero sa gospel po, pinakita niya yung pagiging tao niya. Nagalit din po siya. So para sa akin, narealize ko po na di po pala masamang magalit. Pero kailan po nagiging mali ang magalit? Ayan, siguro magandang alamin na natin yan sa ating susunod na susunod na segment, episode tuloy. So pasok tayo dito, Demdem, Pearl. JP, attendance check muna tayo, brother, po sa ating 100K viewers. Shoutout po kay De Veles and Dongoya family, kay Tito Aris, kay Alma Escano, at kay Andrea May Tababa. Pero present din kaya ang ating ever-hopeful kuya na si Brother Paul. Hello sa'yo, Pearl. Magandang gabi. Ayan, i-shoutout muna natin yung mga nandito. Napasarap yung kwentuhan namin ni John Paul kanina. Baka naman sabihin nyo, snobber kami. Hindi funny snobber, di ba, Pearl? Ayan, so, eto. Maraming salamat sa'yo, Ate Rhea Kit, Devales, Nonggoya Joy, Arlene Ramos, Montances, kay Dr. Ruth, ayan, nanonood po sila, magandang gabi sa inyo, Hazel Ann Oreo, ayan, may top fan tayo, si Arlene Buwan, at si Tada Becca Elden, hello, magandang gabi sa inyong lahat, no? May mga bumabati rin dito, Dem, baka gusto mong basahin. Ayun, nawawala, brother. Eto, nakakatuwa. May mga sumasagot na word of the day. Kanto daw. Sampo. O yan, yung mga hula ninyo. Sige lang, hula lang kayo. Hi, Father Abel. Magandang gabi po sa inyo. Nice to see you kanina. Okay, Pearl. So, meron tayong bisita ngayong hapon. Ay, ngayong hapon. Ngayong gabi. Ayan, meron po tayong mga kasama ng kasquad dito sa ating tambayan. Sir John Hubert Pagtas po ay mula sa Mahada Incan, Lubao. Mahada represent Kuya JP. Siya ay nagtapos ng BS Education Major in Religious Education and Pastoral Communication sa Don Bosco College, Calubang. Wow. Isa rin siyang Lodi Teacher at Pastoral Minister. At kakasabi ko nga lang, part siya ng ating The Word Squad. Say present, Sir Hubert Pagtas. Hi, Sir Hubert. Magandang gabi po sa inyo. Hello, bumati good naman dyan. Bumati ka muna. Good evening to everyone sa mga kachil natin dyan. I hope okay kayo and binabati ko rin yung mga, syempre, yung mga taga Don Bosco Canlubang. Hello. Yeah. Sir Hubert, ngayong gabi si Jesus nagalit sa ating gospel. Ikaw ba mabilis mainit yung ulo, mabilis ka mainis, mabilis mapikon? Sana naman hindi ka magagalit sa mga itatanong namin sa iyo ngayong gabi, no? Kaya mga kachil, kung may mga questions kayo at gustong i-share kay Sir Hubert o sa ating mga kachil tungkol sa ating gospel ngayong gabi, don't forget to comment, no? Sige lang po, i-welcome natin yung mga reflections ninyo at babasahin namin yan. Sobrang bait po niya ni Sir Hubert, sabi ni Ma'am Regine. Pa-shoutout po sa Cabrito family. Thanks po, Andrea May Tababa. Okay, Pearl. Sir Hubert, warm up lang muna tayo. Let's play chill lang o galit na emoji challenge. Simple lang po ito. May papakita po kami sa inyo ni Brother Paul ng mga eksena at sasagutin nyo lang po kung chill lang o galit na ang feeling mo using the emojis. Ayan, maganda rin i-involve natin dito yung mga kachill nating nakikinig dyan at nanonood. Pagka naman kayo medyo nagagalit sa mga nakikita ninyong picture dito sa ating presentation, mag-react naman kayo dyan ng angry face. Pagka okay lang at chill lang dyan, smiley face naman. Okay, simulan na natin to. Eksena number one, Pearl. Sana number one, ang sarap ng ice cream pero pagbukas mo, Sir Hubert, tilapia pala. Chill lang o galit na. Go!
Wow, chill! Lalo-lalo na ngayon, Lenten season, maraming isda dyan. Eksena number two, Sir Hubert, ito. Pagka nag-share ka ng nakakatawa ng joke na post, tapos meron kang isang hindi napatawa, yung lahat sila naka-happy or haha, tapos isa lang yung nag-like. Mga ka-chill kayo ba? Chill lang dyan? Or, oh, chill pa rin! Grabe, nakakaingit naman. Ako po pagka nag-joke, gusto ko tumatawa yung mga tao. Lenten! Oh, ito mga ka-chill, Sir Hubert. Eksena number three. Naka-white shoes ka, tapos biglang umulan. Chill lang o galit na. Go! Oh, ayan naman. Ayan. Idol po namin yan si Sir Hubert sa MA DLSU. Wow, nag-MA ka pala, Sir Hubert. Sabi ni Sir Romeo, no? Kian Jose, hello, magandang gabi. Brother James, we miss you here sa ating live stream, no? Nawala siya kanina before our live stream. Okay, sige. Next eksena. Chill ka ba o nagagalit ka, Sir Hubert, pagka nagtuturo ka tapos magpe-present ka na at mawawala ang internet? Hindi nakisali. Chill or bad trip? Galit. Napabad trip to talaga ako dyan, Pearl. Pearl, ikaw. Ito po, last eksena, number 5. Walang gustong mag-abot ng bayad mo kay Kuya Jeepney Driver. Chill lang o galit na? Wow. Grabe! Sir Hubert, sinasabi ko, daig mo si Jesus ata ngayong gabi, no? Si Jesus nagalit. Ikaw, parang lahat ng sagot mo, puro chill na chill ka lang, no? Anyway, dahil siguro yan yung tagline ng ating program, chill lang tayo with God's Word. Hello po sa ating 101 viewers! Okay. Pearl, bago natin i-hot seat si Sir Hubert, magandang i-share natin sa ating mga kachil yung maikling reflection ni Father Joel Camaya, STB. Ang sabi ni Father Joel, nang magsimula ang lockdown noong nakaraang taon, 2020, lahat ng liturgical celebrations ng Simbahang Katolika ay sinuspente o kinansela. Nagpatuloy man ang mga misa, hindi naman tayo required na pumunta ng simbahan. Sa halip, tayo in-encourage na sundan ang live Eucharistic celebration sa pamamagitan ng social media, katulad ng Facebook at YouTube. O yung encourage mo talaga, nagustuhan ko yun, Demdem, no? At dahil sa sitwasyon ito, merong isang meme na sumikat, no, na si God at saka si Devil nandun, nakatingin sa ating mundo, sa Earth. Kapos sabi nung Devil, aha, with COVID-19, I close your churches. Sa pamamagitan ng COVID-19, pinasara ko yung mga simbahan. Pero ang sagot ni God, ha, on the contrary, I just opened one in every home. Nagbukas ako ng simbahan sa bawat bahay. Mga ka-chill, hindi natin inaalis ang kahalagahan at pangangailangan ng pagkasama bilang isang komunidad sa ating mga simbahan, kundi kinikilala natin ang kagandahan ng family celebrations. Katulad ng early church na kung saan ang mga Kristiyano ay nagitipon sa bahay upang sumamba. Isang patunay ng ating tahanan at oras ay isang patunay na ang ating mga tahanan at oras na nilalaan sa pagdarasal ay pwedeng maging sagrado at banal sa pansa sa paanong paraan. Okay, number one, sa pagtakda ng sitwasyon, bagay o oras na banal at hindi dapat gambalain. Pangalawa, ito ay dahilan kung bakit mayroon tayong simbahan na lugar sa pagsamba. Araw ng Linggo, araw yan, no? Hinihiwalay natin para sa ating Panginoon lang. At banal na gamit na dapat alagaan at irespeto, no? So yung mga may rosary po dyan, may mga pendant, may mga necklaces na banal, no? Keep them sacred, sana hindi sila nababastos. Kaya hindi nakakapagtaka ang galit na naramdaman ni Jesus sa ating gospel reading. Question number one to Sir Hubert, para sa iyo to, ha? Dahil pinakita mo kanina ang iyong galit na mukha, Sir Hubert, gusto naming malaman kung kailan at paano ba nagagalit sa Sir Hubert? Nagagalit? Ako siguro, kapag ayan, malalaman ng mga sadyante ko at saka ng mga katrabaho ko. And then, siguro alam nila yun. Siguro tahimik lang ako, brother. Kasi parang feeling ko, namumula lang ako. Wow, mistiso. Wow. Mistiso? hindi, parang init ng tenga ko. Kasi parang, bakit nangyayari yun? Parang ganun, sa sarili ko muna yun. Pinag-iisipan ko muna. Tapos ganun, hindi ako very vocal kapag galit ako talaga. Wow. Pero sir, paano nyo po na ma-manage yung anger feelings nyo pagdating sa mga students? Lalo pag makulit, pasaway, late magsubmit ng homework? Siguro sa akin, pagpasaway lalo, no? Ginagawa ko, sa akin, silence pa rin sa klase kapag sobrang ingay nila sa klase. Alam nila to, siguro may mga nakikinig dyan sa akin.
magulo yung klase and then sobrang gulo nila tapos may mga magugulo talagang leader na sila yung nagko-cause ng ano delay. Oh grabe, may mga parinig ka pa dyan, Sir Hubert. Oo, hindi, may hugot pala tayo. Ito ay yung normal klase sa pre-pandemic pa. So ang ginagawa ko ng silence talaga. And then siguro yun pa lang, alam na nila kung anong ibig sabihin. Tatahimik din po sila at magpapatuloy ako. Then after nun, hindi ko doon ko sila papagalitan usually. Sasabihin ko lang before the end of the prayer, pwede bang mag-usap tayo saglit sa may labas ng ano classroom? Yun. Wow! Napakagandang realization niya, no, Sir Hubert. No? Marami po sa atin mga kachil yung nagagalit. Pero ito, magandang advice to galing kay Sir Hubert. Ngayon natin na-realize. No? Sana, pagka nagagalit tayo, yun, kalma lang. Tapos pagka magko-correct in private, maganda nga yung kasabihan na always affirm in public. No? Magbigay ka ng puri sa public, but correct in private. Pagka magko-correct ka, privado, kasi nararamdaman nung kinokorrect mo, mahal mo talaga mo talaga siya. No? Ayan, konting chill question ng Sir Hubert. Galitin mo o galigulatin mo ang taong laseng, wag lang ang bagong gising. Anong experience mo dito? Ako siguro, yung bata ako, naalala ko, yung pagkagaling... Naglalasing ka na? Grades. Bata ka pa lang. Hindi po. Ah, hindi. Sige. Hindi po, yung ano, siguro yung ginigising, siguro yung bagong gising ako. Paghapon lalo, nung bata ako, siguro mga grade school, tanda ko yon na ginigising ko kasi kakain na. Siguro pagod ako maghapon, naglaro, nagklase. Tapos gigising ako ng mga 6 or 7 kasi kakain na. Tapos bad trip yung feeling ko. Yung emotion ko parang, bakit naman ako ginigising? Inaantok na nga ako. So mga ganong bagay. Tapos, ayun. Tapos narealize ko ng lumalaki. Ba't nga pa ako bad trip ng mga panahon na yon? Siguro, emotion yon ng normal na bata. Yon. Thank you. O mga kasil, sino sa inyo yung nagagalit pagkabagong gising? Pa-shout out po sa De Veles and Tonggoya family ulit daw. Good evening sa iyo, Ate Rhea Kit, no? Wow, sana all. Chill lang kami everyday kahit toxic sa duty, lalo na sa bahay. Pag-aasikaso sa apat kong chikiting, sabi to Mary Ann Lumontad. Sabi ni Ma'am Charlene Ann, galit na lahat, siya hindi pa rin. So chill lang daw siya. Sabi ni Sir Angel Ambrosio, chill lang yan si Sir Hubert kahit nung students pa siya sa college hanggang naging guro. Piling ko Sir Angel banang mana sa inyo itong si Sir Hubert, no? We love you Sir Hubert, Villa Bagtas, talagang kumpleto, galing kay brother Nathan Pitate Arias de Ala. Sabi niya, kapag makarinig ka ng malakas na voices mo, akala nila galit ka na, pero sa totoo lang hindi, no? Pagka may mga kaibigan ba kayong ganun, yung hindi pa galit, sumisigaw na agad yung ano, no? Yung tag nila. Okay. Damdam! Pero lang dito sa Jante Pueta ni Sir Hubert, si J. Sir Frey Bautista, sabi niya, nalaman po namin galit si Sir kapag tumitigil sa pagtuturo. Tama ba yun, Sir? Tumitigil ka sa pagtuturo, Sir Hubert, pagka nagagalit ka? And ayun na yung silence, siguro. Ayun na po. Tahimik. Okay. So, hindi ka tumitigil. Gusto mo lang manahimik, no? Ay, Sir Hubert, may kilala naman akong teacher. Pagka hindi sila nag-prepare ng lesson plan, mga pa-exam nila, ang style nila, nagagalit sila. Tapos kung ano mag-walk out sila. Pero actually, wala silang pin-prepare na lesson plan. Ayaw lang magturo talaga, no? No, Brother James. Ay, sorry. hindi ka ganon. Yeah. Sir Hubert. Valid naman yung naramdaman nyo pong galit dahil sabi nga po nila na hindi naman mali na maramdaman yon. Pero para po sa inyo, kailan po ba magiging kasalanan ang magalit? Parang nagiging kasalanan na yon, no? Siguro Apo. Para sa akin, nagiging kasalanan ito kapag nakikreate na siya ng division sa isa't isa. Yung division din sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi, kung mahal mo rin yung taong yung mga taong nakakagalit mo o nakakatampuhan, sana mahalin mo rin yung tao pero hindi mahalin mo yung tao pero yung ginawa niya yung dapat mong i-correct. So mahalin mo yung tao pero yung ginawa niya syempre hindi maganda yun, no? So you focus on the person, yung sinasabi ni Sir Hubert. Sabi ni Ma'am Casey dito, Ate Casey, mabait po talaga yan si Sir Hubert. Sabi naman dito ni Ma'am Anna, parang di naman po nagagalit siya si Sir Hubert, chill lang. Ah, itong nag-comment po, ganun din po siya. Actually, chill na chill lang din po itong teacher na to, no? Ayan. Sakto po, Brother Paul, walang tinuturo sa amin minsan mga students, yung mga teacher na nagagalit lang, yung mga nananermo lang daw. Ayan. Ayan, nawala tuloy yung gusto kong sabihin. Sige, Tem, pasok ko muna. O ito,
Sir Hubert, nung quarantine na uso yung TikTok, yung mga images sa Facebook na minsan ginagamit yung liturgical songs at yung mga sacred images natin sa katatawanan, ano po yung mga ma-remind nyo sa ating mga kachil na kabataan about the value of sacredness sa mga bagay at lugar po na ito? Siguro sa akin, di ba, ano, social media na tayo, tapos ginagawang katatawanan minsan, and yung mga places, yung mga picture, eh, hindi na ginagalang. Siguro para sa akin, balikan natin yung tinuturo ng simbahan kung bakit nga ba merong simbahan, kung bakit alamin natin yung purpose nung mga bagay na yon o lugar na yon. Maaring yung simbahan ay lugar ng dalanginan kung bakit dapat igalang. Siguro dapat balikan natin. Alamin natin hindi yung babastusin natin bigla nang walang background nung lugar na yon kung bakit siya dapat igalang. Wow, talagang CLT itong si Sir Hubert. Ayan. Meron lang po mga nagko-comment dito, sabi ni Andrea, huwag tayo magbiro sa mga bagong gising at saka sa mga bagong lasing, sabi niya. So, ayan. Sabi ni John Ver, Brother Paul, tayo mga Kapampangan, nakala lagi tayong galit, di ba? Oo, tama, SKL lang daw, sabi niya. Yung boses kasi parang palaging galit, no? Pero actually, mabait po yung mga Kapampangan. Totoo. So mga ka-chill, ito yung magandang takeaway ko kay Sir Hubert sa sharing niya. No? Yung emotion natin, yung galit natin is something that is amoral. Ibig sabihin, hindi mo po masasabi kung yung galit ay tama o mali. Ibig sabihin, hindi mo mahuhusgahan. Actually, magtatanong ka minsan, eh bakit yung Diyos binayayaan tayo ng kakayahang magalit? At yun yung sinasabi ni Sir Hubert kanina, pagka meron tayong nakikitang mali, yun yung tayo na dapat nagagalit tayo. Ibig sabihin, valid yung feelings natin ng galit kasi mahal natin yung isang bagay, yung sagradong bahay. Ay, bagay, no? Nagagalit tayo kasi meron tayong binamahal, may binavalue tayo. Halimbawa, yung nanay ko, binastos ng kapitbahay ko. Nagagalit ako sa kapitbahay, hindi dahil galit ako sa kapitbahay, nagagalit ako dun kasi mahal ko yung nanay ko, first and foremost. At yun yung nangyari dito kay Jesus, eh. No? Nagagalit si Jesus sa templo, hindi dahil galit lang siya. Nagagalit siya kasi sobra-sobrang pagmamahal. Yung pagmamahal niya sa tatay niya, sa tahanan ng tatay niya, anything related sa tatay niya, pagka binastos mo, I'm sure magagalit siya. And that is a holy anger. Hunger tuloy yung gusto kong sabihin, pero anger, yung galit, no? So yun, nagagalit tayo kasi mayroong dahilan yun at dahil nagmamahal tayo. Sir Hubert, maraming salamat po sa pakikichill sa amin ngayong gabi. Baka may mga gusto lang kayong batiin. Yung mga nagpainit po ng ulo nyo, Sir Hubert. Shoutout po dyan. Shoutout sa mga students ko. Siguro may nabanggit dyan kayong mga estudyante ko before. So, magpatuloy lang kayo sa pagiging mabait. Magpatuloy, Sir Hubert. Nagulat ako doon. Magpatuloy sa pagiging mabait. Yan. Sige. Thank you po, Sir Hubert. Sige po. Thank you. Oy, friends, masaya ko dapat dito. chill with you and me. I don't know worries. Kaya with a word of God. Brother James, ginulat mo kami dito. Ha? Salamat po. I-welcome back natin si Brother, si Brother JP tuloy. Si JP at saka si Sister Janice. Thank you, Sir Hubert. Thank you, Sir Hubert. Hello, Sister Janice, Kuya JP. Hello sa inyo. Good evening, John Paul and Sister Janice. Sister Janice, nandiyan pa ba kayo? Kasi ako kanina, di ba pala naka-open yung kanto. Ayan, so mga ka-chill, ito na yung moment natin para may chance tayo na mag-share naman galing sa atin kung ano yung takeaway natin. Paano natin ma-apply yung gospel, yung pagkagalit ni Jesus ngayong gabi sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung may reflection po kayo, i-share nyo naman sa ating comment section. Pwede kayong manalo ng 100 pesos load at kayo yung magiging pubmat natin sa ating page tomorrow with your photo. Ayan, Sister Pearl. Present, Brother Paul. Ayan, so Sir Janice, gising na po kayo, no? Huwag kayong galitin sana. Pearl, baka may mga winners na tayo. I-announce mo naman. And let's check our winners. Ayan, nagkaka-R na si Ate Pearl. Ito po ang ating winners for tonight. For question number one, congratulations po kay Miss Reggie Condino. Tama po ba? Wow, naman. Talagang umabang yan. Best friend niya ni Sir Hubert. And question number two, congratulations po kay Arlene Ramos Buwan. Congratulations po. Congrats po.
At sa question number 3, congratulations kay Kit Velasco. Wow naman, never knew. At sa ating word of the day, Pearl. Ayan po, ating word of the day ay tatlo. At ang nanalo po ay si Claire Tumaog. Congratulations wow po, mga Katil. Ayan, mga Katil, yung mga may reflections po, ipasa na po natin sa ating comment section, no? Isulat lang natin. So habang nag-iisip kayo, tatanungin ko si Kuya JP at si Ate Pearl. Pero bilang pahapyaw lang, ito, may nagsabi dito, sabi ni John Joshua Relevo Descalyar, no? All emotions are valid, but yung actions natin toward those emotions, yun yung magdi-dictate kung tama o mali yun, no? Stay calm and be wise, for all our actions will be taken. That we are to take, siguro yung gusto niya sabihin dito. Maraming salamat sa beautiful reflection, John Joshua Revelio Descalyar, no? Kuya John Paul, ikaw, anong takeaway mo sa ating reflection ngayong gabi? Sa akin po, brother, di naman po masamang magalit kagaya po nang nangyari kay Jesus. Nagagalit ka ba, JP? Galit kung valid yung reason mo. Learn to control your anger na lang po. Lalo na kung di naman kagalit-galit yung nangyari. Mm-hmm. Kasi maring maka-apekto rin sa'yo o kaya dun sa tao na nasa paligid. Salamat, JP. Grabe. So, ang winner po natin ngayong gabi, ay, joke lang. Okay, Pearl, ikaw anong takeaway mo? Sister Janice, ready po kayo? Ako naman po, brother, mayroon pong kinakalagyan yung galit. Siyempre, merong tamang paraan para magalit. May tamang paraan para address mo yung galit mo. Hindi yung sasabog ka talaga ng tuluyan. Ayun. Wow, naman. Sasabog ng tuluyan. Ito, mayroon pa-shoutout daw. Sabi ni Father Joel Camaya, hello mga ka-chill. Itong rector namin nito dati. Naku, napaka-chill niya. Napaka-kalma lang yan. Nice to see you kanina, Brother Joel. At na-share po namin yung reflection niyo ngayong gabi. Ito, reflection from JF Bautista. Regards sa mga kambal mong kapatid na napakakulit din. No? Naging mali ang magalit kapag sa tao ka mismo nag-iisip ng masama imbes na mag-isip ka ng paraan para mapag-usapan o maayos yung kasalanan yung ginawa sa'yo. Naku, mga kambal, feeling ko hindi nyo nagagalit nung si JF kasi parang napaka-mature na niyang mag-isip. No? Salamat sa'yo, JF Bautista. Sister Janice, kayo po, anong takeaway niyo sa ating gospel reading ngayong gabi? Chill na chill lang din to si sister. Takeaway ko sa gospel. Takeaway ko. What? Can you hear me po? Sure. Yes, po, sister. Takeaway ko sa gospel. You know, I was struck by the line, yung zeal for your house consumes me. No? Yung naglilibre. If you are passionate or zealous on something, no, talaga minsan you are being consumed. Energy, efforts, resources. Kaya po tinatawag yung tireless self-giving. So I imagine yung image ng lighted candle, ano? The more it burns, the more it is being consumed. Kaya yung prayer ko, yung dasal ko po, na sana whatever passion and zeal I have, be it for the love of God and for others, para hindi naman masayang yung efforts at yung self-giving ko. Wow naman! Sister, no? So yung burning, yung passion sa inyo, kasi taga Negros Occidental na si sister, yung angry Christ, alam na alam niya yan, no? Ayan, sabi ni Arlene Guan, pagiging magalang at pagkakaroon ng respeto, mga katangiang makakaiwas sa pagkakaroon ng galit o kagalit. No? Ayan. Sabi ni Father Joel, word of the day, tampo. Father, nasagutan na po, ang word of the day natin ngayong araw ay tatlo. Kasi 3 days na i-reveal ni Jesus yung temple. No? Tulad ng temple na nilinis ni Jesus, ang mga puso natin ay nilinis at nililinis ni Jesus. Ginagawa niya tayong sagrado. At tulad ni Jesus, gamitin natin ang ating emotions para gawin ang tama at iwasto ang mga mali upang mapanatili natin ang sacredness ng temple. Our holy body are the temple of the Holy Spirit. Maraming salamat sa iyo, Tada Mekael. Nako, talagang grabe, pambato itong si Tada. No? Maganda yung mga reflections niya. Tignan natin sino yung mananalo this night. Pearl, gusto mo basahin yung kay Andrea? Ayan, mula po kay Kachel, Andrea, huwag kang magalit sa walang dahilan. Magalit ka kapag sobra na at mali na ang ginagawa. Hindi lahat sa oras o araw lagi kang mabait. Huwag natin abusuhin ang kabaitan ng tao. Salamat po. Thank you sa reflection mo, Andrea. JP, alam mo bakit sa'yo kasi niyo pinabasa yan? Kasi may oras at araw. Basahin mo naman yung comment ni Dr. Ruth Ann, JP. Yo, brats, napakahaba nito. Count up to 10 when you get angry, tapos inhale and exhale. Wow, maraming salamat po, Doc, sa ating anger management. Okay? So, practicein natin yung mga kachil. Pagka nagagalit na tayo, yung emotion, nagtitipo na. Count 1 to 10 daw, sabi ni Doc Ruth, no?
inhale, exhale lang. Tapos kang samawala siguro yung galit. Pro Father Joel, Sister Janice, yung mga taga-Negros, maski galit na, malumanay pa rin magsalita, no? Totoo. Sabi po ni John Burr kanina, yung Kapampangan daw po, nagagalit ka agad, no? Magalit pero wag manakit, sabi ni Ma'am Regil. Sister Janice, gusto niyo magalit kay Father Joel? Janice? Ang hirap po kasi sabayan yung taong galit eh. Uh-huh. Kaya minsan mas maganda manahimik. Para minsan, yes po. Ang hirap po sabayan yung taong galit, Brother Paul. Thank you very much. Nahihirapan din po kaming makisabayan ngayong gabi sa inyo, sister. Magagalit na ako sa signal na yan, okay? Okay, anyway. Mga ka-chill, dem-dem. Oh, Sister Janice, meron po kayong gustong batiin? Hello po, sister. Sige, habang hinihintay po. Okay, sige, Pearl. Birthday celebrants. Happy birthday po sa mga kachil nating mag-birthday ngayong March. Pero po, we would like to acknowledge some of our kachil na nagpadala po ng words of appreciation sa The Word Facebook page. Maraming salamat po sa support, Miss Rhea, Miss Pebbles, and Miss Karina Hingan. God bless po sa inyong lahat. And pa-shoutout lang daw kay Kuya DM Agoho Jeronimo. Hello, Kuya DM. Magandang gabi sa iyo. Sabi dito ni Kumaring para Soto Balancho, sabi niya, ala, nawala tuloy. Ayokong manalo, Mampara. Gusto mo basahin? Dem-dem? Mampara. Ito po ang sabi niya, huwag na lang magalit dahil nakaka-stress lang yan. Instead, mag-pray or pag-pray ang mga ginawa ng kagalitan na tao. Thank you po, Para. Ayan, ka-chill, Para. Ayan, sabi naman ni Alex Pastrana, ignore everything bad, stay happy, chill lang. Sabi ni Janver Bondoc, name, claim, tame. This helps me to really control my emotions, especially anger. We learn to recognize and accept this feeling, so to tame them. No? Ayan. So, ayan. Okay. Mula sa ating Tuesday team, ma'am, comment lang po kayo sa ating Tuesday. I choose peace, therefore, I choose prayer and silence, I choose laughter, I choose forgiveness, I choose warmth, I choose kind of words, I choose deep breath, I choose gratitude. Ayun naman. Para sa ating other announcements, meron po tayong Lenten Recollection sa Holy Tuesday by Father Francis. Gustino, huwag po natin kalimutan. Ama namin, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Yun po yung ating tema. Sunday Gospel Narration Illustration. Available po sa YouTube sa mga katikista po dyan na nagtuturo. Meron po tayong illustration tsaka narration ni Brother Jojo. No? So panoorin po natin at i-share natin. Meron din tayong Way of the Cross materials available sa page natin. At yung soft copy ng liturgical text para sa Easter Triduum. Kanina rin po pinadala namin yung 500 churches na pwede niyong bisitahin ngayong 500 years of Christianity dito sa Philippines. JP. Game, isang chill Saturday night na naman ang nagtatapos. Sa tambay na kung saan si God ang bida. At ikaw ka chill ang kasama. Ako po si Sister Janice, ang inyong Sister Beshi. Simba po tayo bukas. It's the Lord's Day. Yes, ako po si Kuya JP, ang iyong napakabait at araw-araw in love. Hindi lang sa isang tao, pati rin kayo. At ako po si Fer, ang inyong friendly and always on the go squadmate. Ako po si Brother Paul, ang inyong ever hopeful kuya. And this is... The Word. Chill lang tayo with God's Word. Maraming salamat po, salamat mga ka-chill. God bless po. Happy good Sunday. Magsimba tayo. Sir Hubert, thank you. Thank you po sa inyo. Thank you, Sir Hubert. Good night thank po. You. Pag-asa ang dala-dala, may ngiti at pag-ibig ang aking paligid, tara na't isigaw sa buong daigdig. Laging tatandaan, huwag kalimutan magdasal, araw-araw kang
kabataan. Kay saya, mga problema ay hindi hadlang. Umlaman o umaraw, sama-sama at akbay-akbay. Laging tatandaan, huwag kalimutan magkasal. Araw-araw kang gagabayan ng aking Panginoon. Chill with friends, chill with your jowa, chill with the whole family. Chill, chill with you and me. Araw-araw mong worries, kayang-kaya with the word of God. Chill with your jowa, chill with the whole family. Chill, chill with you and me. Araw-araw no worries, chill lang tayo with the world.